Guys, magpapakain tayo ng ating mga alagang fish da. Ay, Kali. Kali. Papakain tayo ng alagang fish da. Kasama natin si Kali. Kali. Bumaba kasi siya eh. Pasaway talaga itong baby namin na to eh. Natsakaling kita. Ayan guys. So, ayan. Nakulit naman ang aking doggers. Ah, sabi ni Sir Tep, mas maganda daw kung once or twice lang ako magpapakain ng mga fish ko ng mga fish ko. Kaso guys, hindi ko matiis. Siguro gagawin ko na lang 3 times a week. 3 or 4 times a week para naman, ewan ko. Kasi parang gutom kasi lagi itong mga to eh. So, ang iniiwasan natin dito yung ammonia spike, yun yung number 1 papatay dito sa mga isda. So may kita nyo guys, ito yung pagkain kagay sa baso. Ayun o. Ayun o. Alam nila yan guys. Pag nilapag ko dito. Yan. So sa mga matatagal ng saltwater fish keeper, tina-question nila to. Bakit daw may domino damsel dito sa tank na to. Pinagsama ko daw yung domino damsel at saka itong aking clownfish. Which is hindi talaga sila compatible. Magbubugbugan daw yung mga yan. Kaya lang guys, ano kasi, ito kasi yon. Yung damsel na yun, freebie lang sa akin. At sabi nga ni Setep, is pwede naman habang bata pa o maliit pa yung damsel. At saka guys, wala pang sign of aggression yan. Lagi ko siyang pinapanood yan. At hindi naman sila nagbubugbugan so far. So far naman, so far. Kasi yung mas malalaki yung clownfish ko dito kaysa sa damsel. Kaya pag pumalag yung damsel, sigurado bugbug sarado siya. Diba? As meron akong isang malaking ano din dito, angelfish. Hindi man yung ganun kalaki. Yun. Guys, tingnan nyo yung clams lumabas. Ayun, ayun. Ah, ang cute. Kaya natin pakainin yung clams. Ayan. Makain din yata yun ito eh. Ah. Nakakainis lang sa pagpapakain eh. Yung tubig mo talaga eh, magiging cloudy. Pero pag meron ka namang filter, saglit lang yan guys. Mamaya-maya okay na uli yan. Pero ang sarap sa pakiramdam yun na halos sisubo mo sa kanila yung pagkain. Talagang gustong-gusto nilang kainin. Yan. So mapapansin nyo, meron tayong boring dito. Yun, oh. Si lionfish, boring siya. Kasi hindi siya kumakain ng pellet. Ang kinakain niya yung live fish, guys. Yan. Buhay na pagkain, kinakain yan. So pinapakain ko dyan yung mga anak ng swordtail ko. Buong ano eh. Mabisyo yan eh. Swordtail pa talaga yung pagkain. Ito guys, oh. Hindi pa lumalabas sa ano, kinakain na nila. Lalo na yung clownfish ko, nakakatawa. Pulang pula. Dahil tumatama dun sa ilaw na pula. Meron akong LED light na pula. Sinamahan ko ng pula tong blue light ko dito. So, dual option tong light ko. Meron siyang steady blue, meron siyang mga pula. Wala lang siyang green. Yun, so yan, pakain natin sa kanya. Okay, pakainin ba natin sila? Sa guys, man nagpakain kayo, dapat tansyado nyo kung gano'n lang kadami yung kain nilang ubusin. Or sapat na sa kanila para mabusog. Kasi pag hindi, kawawa yung fish. Pangit sa kanila yung na-overfeed. Saka yung sa tubig niyang ano nyo, yung mga tirang pagkain, iwasan nyo guys. Kasi pwede ko itong ibuhos lahat. Pero hindi nila makakain agad-agad yung mga bumabagsak. Ang mangyayari nito guys is mapapanis yung pagkain at magkukosyon ng ammonia spike dito sa tangke. Kaya so, hanggat maaari iniiwasan ko na ibuhos ng agad-agaran. So medyo matrabaho lang to pero at least safe naman. Diba? Mas safe siya. Ayan o. Kuntuwa yung clownfish natin talaga dun sa ano ko, magnificent na ano. Na tawag dito animon, no? Napakaganda. So yun guys, gumalaw na si lionfish. Naghahanap na, tinan natin kung kakain siya nito. Hindi yan kumakain nito guys eh. Ating ano na yan. Ayan, hindi yan kumakain nito. Gusto niyan live foods. Buhay na isda na maliliit, gusto niyan. Ayan.
Ang kaibahan lang guys dito sa saltwater saka sa planted tank. Kasi may planted tank din ako ito. Yun. Ang kaibahan yan guys, yung planted tank, mas hindi basta-basta masisira yung tubig ninyo. Kasi planted nga. Yung plants kasi, nagbe-benefit yung tubig sa plants dahil kinakain ng plants yung mga harmful substances sa tubig. Kagaya ng ammonia, kagaya ng mga nitrate, ganun. Pero dito sa salt water kasi guys, halos puro living things yun nandito at nagpo-produce din sila ng ano, waste, kaya ganun ang nangyayari. Mabilis tumaas yung nitrite. Kaya usually, sa mga salt water, kailangan maraming aparatos na kumokontrol sa nitrite. Nitrate ba yun? O, ano man basa nyo doon. Tapos, kailangan nyo din ng pangalan nito, magandang filtration. Saka, frequent water change. Yun ang kailangan nyo dito, guys. So, meron akong wave maker, hindi ko masyadong binubuksan. Especially, pag bago lang yung, ano. Kasi, ayaw ng animon ko. Masyadong maliit yung tank ko kasi 15 gallons lang. Probably, yung wave maker ko is for 35 gallons or 30 gallons. So, masyadong nabubulabog yung mga isda natin. Yun guys, oh, magalaw na yung lionfish natin. Ganap na ng pagkain yan, so papakainin natin yan ngayon. Yan. Cute diba? Ganda ng lionfish yan. So yun nga guys, at yun, kaya medyo mahirap mag-keep ng salt water. Medyo matrabaho, pero worth it yun guys. Para sa akin, ibang-iba pag salt water. Malaking malayo yung pagkakaiba sa fresh water. Yung ganda ng aquarium, iba rin, sarap sa mata. Siyempre, iba yung dagat talaga eh. Maganda yung dagat. Saka yung mga kakaibang creatures like anemones, corals. Kala ko yung coral dati, basta coral lang, hindi pala, marami palang klase ng coral. Tapos, ano pa ba? Yung mga isda, ang daming uri ng isda guys na pwede nyong alagaan sa salt water. Pero, kailangan nyo pa rin alamin yung compatibility. Ito na yun, malapit tayo. O, diba? Kailangan nyong alamin yung compatibility ng mga isda. Hindi kayo pwedeng basta-basta mag-alaga lang guys. So lumapit na yung lionfish sa akin, ibig sabihin humihingi na to ng pagkain. So bibigyan na natin siya ng pagkain. Dito galing yan. Kukuha tayo ng isda dyan, bibigay natin sa kanya para kanyang kainin. Let's go. Ayan guys, so nakakuha tayo ng dalawang baby swordtail. At yan, pasensya ka na. Ito, bibigay natin sa kanya ngayon to. Kabisado niya na rin naman to eh. Ay! Ayun, yun guys, habol niya na. Pakita ko sa inyo para makita nyo ang malupit natin. Yun na guys. Makita nyo, kinain, di ba? Kawawa naman siya. Pero ganun talaga ang buhay, guys. May predator talaga. Food chain kasi yan eh. Ano, wala tayong magagawa dyan. Ganun talaga ang buhay. So guys, ayun. Naghahanap pa siya. Pero nandito yung isang pirasang maliit. Yan. Sumaba na yung video na to. Hindi ko na to ikakat. Dami pang mga eche-boreching edit-edit eh. Upload na lang agad. So, yun guys, yung isang ano, mukhang Nemo. Mukhang Nemo yung swordtail dito. Kaya lang yan, bububuli talaga siya dito. And, pag nakita siya nitong ating ano, lionfish, siguradong end of the line na para sa kanya. So, that's it guys. Ganyan yung enjoyment pag nag-set kayo ng saltwater tank. At gagawa nga pala ako ng video guys kung magkano yung nagastos ko. Marami nagtatanong sa inyo sa akin ano yung breakdown kung paano ko to sinet. At pinakita ko na sa inyo kung paano sinet eh. Yung gastos naman yung ipapakita ko sa inyo guys. So abangan nyo yung video na yun, gagawa ko. Medyo tambak pa yung mga ano ko ngayon eh, mga videos ko na dapat i-upload. Yun na guys, nakita nyo na. I'm sorry for you man. Yun na. Ay yun, hindi niya nakuha. Engot, hindi niya nakuha. Hindi mo nakuha, nakatakas sa'yo dude. So mamaya mahanap din niya yan. So yan, hanggang dito na lang guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-hit ng aking YouTube channel. Facebook page meron tayo, TikTok meron tayo. God bless.